Ang nilalaman ng ating video. How does this? Okay. That painting sketched me out too. Which painting? The flowers? And then it looks like somebody's. Oh my God! Okay. That's not possible. What is that? And that's the chair that moves on its own. And I'm just tired. You know, there's absolutely nothing here this time. She makes like a creepy smile. Mula sa multo sa isang electronic shop, mga multo na gumagala sa office, aswang sa haunted house sa England hanggang sa bulang liwanag na nagbabantay sa isang bata, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang grupo ng YouTuber na ito habang nag-e-explore sa isang bahay, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan. Panoorin ninyo kung ano ang mangyayari. That painting sketched me out too. Which painting? The flowers? And then it looks like somebody's. Oh my God! Makikita sa video ang misteryosong pagbagsak ng picture frame mula sa dingding, na mukha namang secure ang pagkakalagay dito. Panoorin niyo muli ang slow motion. Ang nakakapagtaka pa dito ay nakaharap ang picture frame hindi sa may pintuan kung hindi ay sa ibang side. Ibig sabihin ay may nagtulak sa nasabing picture frame upang sadyang mahulog ito sa may pintuan na maaaring isang hindi nakikitang nilalang. May nagsasabing mga viewers na maaaring multo ang naghulog nito. Kayo, ano ang opinion niyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan, si Joanna Pasco, ang ina ng nasabing bata, matapos i-review ang nakuhanan ng kanilang baby monitor camera, ay may kakaiba at nakakatakot ang nakuhanan ng camera. Si Joanna na may anak na nagngangalang Evelyn na kanyang panganay, ayon kay Joanna ay bago pa man si Evelyn ipinanganak, ay may dalawa na siyang ipinagbubuntis na anak subalit ang mga ito ay hindi nabuo at namatay. Dahil sa nakakalungkot na pangyayaring ito, naging maingat si Joanna sa pagpapalaki kay Evelyn. Subalit isang araw habang minomonitor niya si Evelyn sa baby monitor, ay may nakita siyang isang nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakuhanan ng kanyang camera. That's not possible. What is that? What is it? Look at the way. Look! It's lingering. Is it the light outside? Look. There's no pinhole. The curtains. I pulled the curtains closed. And it's not leaving. It's getting near her. Oh my God! Did she just touch it? Where did it go? Makikita sa video ang isang bolang liwanag na animo'y sinasamahan ng kanyang anak mula sa kuna na ito. Makikita rin na sinusundan din ni Evelyn ang bolang liwanag kaya masasabing nakikita ito ni Evelyn. May mga viewers ang nagsasabi na maaaring ang nasabing liwanag na nagbabantay at kasakasama ni Evelyn sa kuna ay maaaring isa sa mga espiritu o kaluluwa ng kapatid niyang sumakabilang buhay na. May nagsasabi din na ito ay kanyang guardian angel. Ayon naman kay Joanna, kung anuman ang nilalang na ito, ay naniniwala siya na kaya nandoon ang bolang liwanag na iyon ay upang damayan at bantayan si Evelyn. Ang sikat na YouTuber at TikToker na si Kobe Aaron, na hindi naniniwala sa mga multo o kaluluwa o espiritu ng tao, sa halip,
Naniniwala siya na ang mga nakikita nating nilalang at ang na-experience na mga paranormal na pangyayari ng tao ay mga demonic in nature lamang. Ayon pa kay Kobe, ang kanyang naranasan at ng kanyang pamilya hinggil sa demonic presence na ilang taon na nilang nararanasan sa kanilang office, ay kanila nang nalagpasan ngunit patuloy pa rin itong nagpaparamdam. Dito rin ay maraming nag-offer ng mga paranormal expert ng tulong upang tuluyan ng maresolba ang kanyang nararanasan sa kanilang office. Isang gabi habang nasa office siya, ay hindi niya inaasahan na makakaranas muli siya ng isang kababalaghan habang kanyang inire-record ang pag-i-inspect at pag-i-explore sa office. Okay, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know, there's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. I'll start again tomorrow, maybe, and we'll see what. Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. Makikita sa video ang paglitaw ng isang batang babae buhat sa kanyang likuran na may nakakatakot at may maputing muka. Dito ay walang kaalam-alam si Kobe na may nagpakita na palang nilalang sa kanyang likuran, maya-maya pa ay bigla namang sumara ng malakas ang isang pintuan buhat sa kanyang likuran. Matapos niyang reviewin at mapanood ang kanyang video, dito ay nagpasya siyang manatili ng isa pang gabi upang imbestigahan ang nakakatakot na nangyari sa kanya ng gabi na yun. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See? And look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detection. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Dito ay maririnig ang nakakatakot at nakakakilabot na salitang leave sa kanyang tangkang pagpasok sa isang room ng kanilang office. Kayo ano ang opinion niyo sa pangyayaring ito? Isa nga ba ito na may demonic presence sa kanilang office o isa lamang itong hoax? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang grupo ng Ghost Hunter na ito mula sa bansang United Kingdom na kinabibilangan ng The Ghost Hunter UK TV, kasama ang Moxley's Paranormal World at Ghostland Treat, ay nagsama-sama upang imbestigahan ang isang kinatatakutang bahay sa 30 East Drive, Pontrac, England na sinasabing matapos may nagpatiwakal doon, ay pinaniniwalaan na ng marami na isa itong haunted house. Pinaniniwalaan din na ang may kagagawa ng mga nakakatakot na kababalaghan na nangyayari sa nasabing bahay ay kagagawa ng isang multo o aswang na tinatawag na The Black Monk. Dito ay nag-installed sila ng mga CCTV camera sa bawat sulok ng kabahayan. Dito ay may nakakakilabot at nakakatakot na mangyayari ang makukuhanan ng CCTV camera na kung saan habang nakatingin si Amy sa salamin sa isang kwarto, ay ito ang nakakakilabot na nakuhanan ng camera.
She makes like a creepy smile. Oh. Makikita sa video na habang tumitingin si Amy sa salamin ay bigla na lamang naiba at naging nakakatakot ang itsura nito sa salamin. Makikita rin na na-extend ang mga bibig nito na imposibleng mangyari yon sa tunay na buhay. Naniniwala ang mga paranormal expert na ang nakuha ng pangyayari na ito ay isang demonic transfiguration. Maraming viewers ang natakot at kinalibutan sa nasabing video matapos nilang mapanood ang video na ito. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan, ang trail camera na ito ay may nakuhanan ng isang misteryoso at nakakakilabot na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Mga bandang alas 9 ng gabi, ang trail camera na ito ay may na-captured na isang malaki at maitim na nilalang buhat sa gubat na ito. Makikita sa video ang paglalakad ng itim na nilalang buhat sa kakahuyang ito. Subalit makalipas lamang ang ilang linggo ay sinasabing nawala na ang nasabing trail camera na naka-captured sa itim na nilalang na ito. Sinasabi na maaring nagsuot lamang ng ganong costume ang nasabing tao na yon upang nakawin lamang ang trail camera na ito. May nagsasabi din na hindi totoo ang nasabing video. May nagsasabi din na isa itong Bigfoot. Kayo, ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet na nagmula sa bansang Brazil, na kung saan, ang shop na ito na kilala sa pagbebenta ng mga murang electronic at consumer product ay kilala rin bilang isang haunted na lugar. Sinasabi din na ang mga trabahador dito ay palaging nakakaranas ng mga kababalaghan habang nasa loob ng nasabing shop. Halimbawa na lamang ay ang nakuhanan ng kanilang CCTV camera na kung saan ay matapos nila itong mapanood ay agad silang kinalibutan at nagtindigan ng kanilang balahibo sa sobrang takot. Panoorin ninyo ang nakakakilabot at nakakatakot na nakuhanan ng kanilang camera. Jesus da Glória é uma pessoa com manto. Não tem pé não, ó. Meu Deus do céu. Cara, ele é muito grande, ele bicho. Ele vai sumir ali, ele vai sumir, ó. Makikita sa video ang paglalakad at lumulutang na isang puting tela ngunit wala namang makikitang paa dito. Naniniwala ang mga trabahador dito na ang nakuhanan ng kanilang CCTV camera ay patunay lamang na may namamahay ngang mga nilalang na hindi nakikita sa kanilang shop. Naniniwala din ang mga viewers na isa itong paranormal na pangyayari, may nagsasabi din na isa itong multo. Kayo, ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video na ito na nag-viral sa internet na nagmula sa bansang Greece, na kung saan ang magkakaibigan na ito habang tumutugtog ng gitara at kumakanta, ay bigla na lamang may makukuhanan ang kanilang camera ng isang nakakakilabot na pangyayari na hindi nila maipaliwanag. Panoorin ninyong mabuti. Se não devo.
Kung titingnan ang video ay para lamang itong normal lamang. Subalit kung inyong titingnan mabuti, ay makikita ang isang figure ng tao na nakatayo buhat sa bintana na nasa likuran ng isa nilang kaibigan. Matapos umiba ng anggulo ang kuha ng camera, pagbalik ay bigla na lamang itong nawala na parang bula. Dahil sa nakakatakot na pangyayari ay ipinost niya ito sa YouTube. Magpahanggang sa ngayon ay hindi na ito nag-upload ng iba pang video. Kaya naman hanggang sa ngayon ay nananatili itong misteryoso. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli nating kwentuhan.